Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, medyo kakaiba to sa madalas kong ginagawa dito sa channel na to. At kung mapapansin nyo naman, nasa ibang setup tayo. At sigurado naman, nabasa nyo na yan sa title, na ang gagawin natin ngayon ay mukbang. Hindi ko sure kung mukbang talaga to or taste test. Kasi first time ko talagang gumawa ng gantong klase. Matagal ko na tong pinaplano talaga. Matagal ko na tong gustong gawin. Pero ngayon lang ako siguro nagkaroon ng talagang oras para magawa siya. So yung imumukbang natin ngayon, nabasa nyo na sa title, ay yung oden. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ay yung oden or oden ay isang klase ng Japanese food na madali nyo makikita dito sa Japan. Kapag pumunta kayo sa mga convenience store dito, tulad ng 7-Eleven, Family Mart, Lawson, meron sila kayo or meron kayong makikita sa counter nila. Pagpasok nyo sa convenience store, makikita nyo dun sa may lugar ng cashier, meron dun parang burner or parang lalagyan na stainless. Dun nyo makikita yung iba at ibang klase ng oden. At kung umaga kayo pupunta or mga bandang tanghali sa mga convenience store, swerte makakakita kayo ng iba't ibang laman ng oden or yung mga pagkain na nandoon. Pero kung medyo gabi na kayo pupunta, means madalas ano, hindi nyo na makikita yung talagang kompletong menu or parang nauubos-ubos na siya. So, hindi ko pa kabisado talaga lahat ng pagkain na meron sa oden. Kaya pinicturean ko na lang yung menu nila para meron akong batayan. At ilalagay ko na lang dito sa video yung pinakapangalan talaga ng pagkain titikman ko. Kasi actually, sa 2 taon mahigit ko dito sa Japan, hindi ko pa lahat natitikman itong laman ng oden. So ngayon, yung iba dito, first time ko pa lang din siya matatry. At kadalasan, kapag pumupunta ako sa convenience store, hindi lahat doon ay available. So medyo nakaipit ako ngayon kasi may sabaw to, mainit yung sabaw nito. Medyo lumamig na nga kasi kanina ko pa to binili. Pero mainit-init pa naman, masarap pa naman higupin. Pagpasensyaan nyo na lang yung mga maliliit kong buhok na tumutubo dyan. Hindi po yan pinutol. Ano lang yan, mga tumutubong buhok. Hindi ko kasi maiayos. So yung presyo pala ng oden, hindi ko pa tinapon yung aking resibo dito. Yung presyo ng oden, nagre-range siya sa mga 70 yen at yung pinakamahal niya, 150? May klase dito na 150 yen. So may kamahalan din talaga. At yung conversion ng yen ay kung 100 yen, 46 pesos siya. So kung 150, meron ditong laman na nasa mga 60 pesos siya. So yan yung itsura ng laman niya. Hindi ko man maipakita ng maayos lahat. Yan, dalawa siya kasi marami-rami yung klase ngayon nung pumunta tayo. At meron din pala akong plato dito kasi syempre hindi ko yan mauubos. Tikim-tikim lang tayo. Kung maubos ko to, juice ko. Tepok na naman ang diet ko. At kapag umorder kayo nito, binibigyan nila kayo nung tinatawag na karashi. Or parang tipo daw ito or isang klase ng mustard. Pero hindi ko to kasi gusto. Kasi hindi ako mahilig sa mga pampaanghang dito sa Japan or mga karashi na tinatawag. Yung mga wasabi, yung mga mustard, hindi ako masyadong fan yan. Pero yung mga talagang Hapon, gusto yan. So yan, nandito lang ako sa kama. Nagsapin lang ako ng tissue kasi wala akong mapwestuhan. At yan, simulan na natin siyang tikman. Bara-bara na lang yung pagkuha ko dito. Yung nasa ibabaw ay ito. Yung ganito siyang klase ng oden. So yan, bilog lang siya at kung makikita nyo, para siyang may mga gulay-gulay dyan na carrots, gulay green. Ewan ko kung saan to gawa pero tikman na lang natin siya. Nga pala ito, nakakaraos kami kapag tinatamad kami magluto. Bumibili na lang kami ng oden kasi masarap siyang ulamin. So kung gusto nyo na may kasamang kanin, okay lang din naman yun. Alam nyo naman tayo mga Pinoy, di tayo mabubuhay ng walang kanin. First time ko pala ito makakain na. Pagkakagat nyo, meron kayong may kitang ano dyan, carrots, tapos parang green peas ba yan? Pero yun, ang sarap niya. Kung kayo yung tipo ng tao na mahilig kayo sa mga isda-isda, yung hindi naman siya malansa-malansa eh, sigurado may enjoy nyo to. Tapos yung sabaw niya. Sakto, gutom talaga ako ngayon. Sarap nito, baka maubos ko to. Mga kadalasan naman talaga na laman ng oden yung mga fish. Nagutom talaga ako. Try ko ngayon may karashi. Hindi ko kasi to gusto eh. Pero try natin siya. Naku, marami-rami pa tayong titikman. Mga ilang ano ba to, ilang klase to. Na siguro mga lampas 15 na klase ng oden. Ayoko talaga ng karashi. Ano yun pa? Alam niyo yung tipo na
sa usawa na maanghang siya, oo, pero may kagat-kagat siya sa dila. Ano, no offense ha, sa mga mahilig sa mga wasabi na ganyan-ganyan, pero hindi ko talaga gusto yung lasa niyan. Kasi parang yung anghang niya, hindi siya kasing sarap ng anghang ng sili. Yung anghang niya parang galing sa chemical, ganun. Yung parang pinilit siyang paanghangin. Tsaka hindi siya maanghang na maanghang, parang may kumakagat-kagat lang sa dila ko, parang makati, hindi ko siya medyo tight. So, tikim naman tayo na iba kasi hindi ko to pwedeng ubusin. Kasi kapag inubos ko to, naku, hindi na natin matitikman lahat dahil mabubusog ako. Yan lang yung natira. So, ito yung nasa ibabaw naman. Yung tinatawag nilang chikwa. Ayan, may ginagawa kaming tinapay sa trabaho namin na ito yung palaman. Medyo mas mahaba. Ito kasi medyo mataba. At yung lasa nito, para siyang squid ball pag hilaw siya. Pero mas masarap siya pag oden. Bali yung itsura niya, simpleng-simple lang, wala siyang palaman. Basta fish cake lang. Ang sarap. Hindi ko maintindihan yung texture niya. Malambot, madaling kagatin. Ang sarap. Hindi ko alam kung gutom lang ba talaga ako ngayon, kaya parang lahat masarap. Tapos, yung next naman, titikman natin. Teka lang, ang sarap talaga ng chikwa. So, mga pre, yung sunod nating titikman ay itong klase na to. Yung parang triangle siya. Ang tawag dyan ay konjac. At alam ko yung konjac ay isang uri ng seaweed or parang laman dagat. Parang ganun siya. So, yan yung itsura niya. Grayish lang siya. Na parang jelly-jelly. So, tikman natin. Para siyang gulaman. Parang gulaman yung lasa niya. Ito, hindi ko siya masyadong favorite. Parang naboboringan ako sa lasa niya. Pero masarap naman, hindi yung wala siyang lasa na kakaiba na hindi masarap. Parang gulaman lang na may mga parang paminta ba to? Hindi ko alam. Parang... Hindi ko alam. Tumalun. Hindi ko alam kung ano yung timpla niya. Pero syempre dahil babad siya sa sabaw, parang medyo maalat-alat siya. No, ito, hindi ko siya masyadong favorite. Yung dalawa na una, yung chikwa, tsaka yung may gulay-gulay, gusto ko. So, mga pre, yung sunod naman nating titikman ay ito, yung sausage with fried fish cake. Ayan, para siyang nakabalot sa chikwa na sausage. Sarap. Alam niyo yung lasa nito na may sausage siya. Yung sausage naman dito masarap. Yun nga lang, hindi ko talaga type yung parang pinakabalat ng sausage kasi may pagkamakunat siya. Yan yung itsura niya, oh. Masarap naman siya. So, yung next naman nating titikman para mabilis tayong matapos ay itong fried tofu ball. Kung mapapansin nyo, para siyang may mga gulay-gulay sa loob niya na tofu. Sarap din to. Yan, may gulay-gulay siya. Ako naman kasi mga friend, mahilig ako sa gulay. Kaya kapag may gulay ang pagkain talaga, na-enjoy ko talagang. Ang sarap kumain. As in, yung paggulay yung ulam namin, mas namamapak talaga ako. Tapos next, ito madali lang tong hulaan. Hindi ko na kailangan tingnan yung menu. Ito yung tofu naman siya na fried. Ayan, triangle lang siya. Yun yung itsura niya. Tignan niyo, masyado siyang malambot. Kaya kagat na tayo. Siguro same lang to ng lasa nung huli nating tinikman. Pero yun kasi mayroon siyang gulay. Lambot. Sorry pala mga prenda, no? Karamihan siguro sa inyo ay taga-Pilipinas. Kung medyo maingay yung pagkain ko... Dito kasi sa Japan, kapag nasasarapan ka sa noodles or sa kinakain mo, kailangan yung medyo maririnig talaga sa'yo na yung kinakain mo siya, medyo maingay. Oh, kung parang na-offend kayo, parang ganun, parang napapangitan kayo na maingay ako kumain, pagpasensyahan nyo na, medyo nasanay na lang din. Kasi kapag kumakain talaga kayo sa mismong mga ramen shop,
talaga maririnig sila, maiingay sila. So, noona, parang masaguwang marinig, lalo nung nakasama ko yung husband ko. Pero, ano tawag dito? Medyo nasanay-sanay na din ako. So, yung next naman nating titikman ay ito. Doon nga pala sa Odin, meron silang mga skewer doon. So, yung tawag dito ay beef tendon skewer. Yan yung itsura niya. Mmm! Sarap. Sarap! Alam niyo yung ano? Tuwalya ng baka na talagang sobrang pinalambot. Yun yung lasa niya. Ito yung tuwalya ng baka eh. Alam ko nilalagay ito ng mama ko sa lugaw. Ang sarap niya kasi sobrang malambot talaga siya. Wala kang maano na parang ang hirap mo yan. By the way nga pala mga friend, kapag dito sa Japan, medyo maingat kami sa pagsabi ng baka. Kasi sa salitang Hapon, medyo pangit yan na word or bad word siya. Dahil nasa mga tuhog-tuhog na nga tayo, meron pa ditong isang tuhog. Ang tawag dito ay chicken ball skewer. Yan yung itsura niya. Masarap to mga friend. Yung ibang convenience store, meron din sila mga skewer na iba-iba. Hindi kasi lahat ng Odin nila pare-pareho. Pero yung tinry pala natin ngayon ay yung sa 7-Eleven. Nakuha ko lahat. Ang sarap. Chicken ball. Yan yung tsura niya. Ang sarap mga friend. Ang dami ko na nakain. Wala pa ako masyado na higup na sabaw. Sarap talaga ng sabaw. Pero mas masarap to kung yung talagang bagong bili siya na mainit pa. Tapos, bumabiyahe kayo or napastop over lang kayo sa convenience store. Tapos, malamig tulad niya, malamig. Sarap humigop ng sabaw nito. So, malapit na natin maubos nung nasa isang mangkok. Pero, marami pa tayong titikman dito. Yung next naman nating titikman ay yung konjac noodles. Ito yung itsura niya. Yan. Noodle siya, pero gawa siya sa seaweed. Tulad nung una nating tinikman kanina na parang lasang gulaman. So, yung lasa niya mga friend, para lang yung kinain ko kanina ito, oh. Yan, tulad niya yung lasa niya. So, yun, hindi ko din siya masyadong favorite. Sa ngayon, yung pinaka-favorite ko yung chicken ball skewer, yung beef tendon skewer, etong chikuwa, at saka yung pinakauna natin tinikman, yung parang fried tofu na meron siyang mga gulay-gulay or ano pala, fish cake na may gulay-gulay. So, next mga friend, yung titikman natin, yung mochi in fried tofu. Yan yung itsura niya. Para siyang, ay, tumalon! Para siyang bag na ganyan. May naman siya sa loob. Bali, pinaka-outer niya, tofu, tapos yung loob niya yung mochi. Yung mochi, ayan pagkain sa Japan na parang sticky siya. Yan o, yung ano niya, lumabas kasi siya. Yan o, malambot siya. Huh? Yung mochi, teka lang, dumi. Yung mochi pala, medyo delicate siyang kainin. Delicates? Medyo delikado siyang kainin, lalo kung medyo may edad na. Kasi sa sobrang, ang tawag dito, sa sobrang sticky niya, ang hirap niya lunukin, tapos hindi siya na masyadong nahahati ng ngipin. Hindi ko alam kung di ba ako marunong kasi hindi ako mahilig sa mga traditional food ng Japan. Pero, pag kinagat mo kasi siya, pahirapan talaga. So, minsan, may tendency na talagang sa sobrang sticky niya at lambot, napapalunok ko na lang agad. Tapos, nalulunok mo siyang buo. Tapos, mararamdaman mo talaga nakasabit siya dito. Tingnan niyo yung plato ko dito. Oh, ang dami niya ng laman. At, ito na tayo. Meron akong favorite dito sa mangkok na to. So, bara-bara na lang natin siyang kukunin. Dito na tayo sa ating second na mangkok. Next nga nating titikman ay itong steamed na fish cake. Yan yung itsura niya, oh. Teka lang, para mas makita nyo. Kulay puti lang siya, na soft siya. Parang katulad ng mga chikuwa kanina, mga fish cake yon. Pero yung fish cake dito, merong
baked, merong fried, at ito yung steam siya. Ang lambot niya. Ang lambot. Paano ba ito papakita? Ang lambot-lambot niya, oh. Hindi niyo makita kasi maliwanag, tas kulay putgi siya, pero sobrang lambot niya. Para siyang marshmallow na... Tama ba? Parang akong kumakain ng ano, bulak. Tama ba? Bulak. Hindi ko magaling mag-describe ng pagkain, pero sobrang lambot niya. O din, may isang nasalit dyan na talagang gulay lang yung laman niya. Ayan yung ano niya. Yan ay labanos. Yan o, tsura niya. Gustong-gusto ko din to, yung labanos sa Oden, kasi masarap. At malambot yung pagkakaluto niya. Ayan yung itsura niya. By the way, yung labanos pala, yung labanos dito sa Japan, hindi siya katulad sa Pinas na talagang may parang maanghang na kakaiba yung lasa niya na matapang. Yung labanos dito sa Japan, may pagkamatamis siya. Actually, ginagawa namin siyang singkamas. Parang pinapapak lang namin siya ng hilaw, sinasawsaw namin sa bagoong. Kasi yung labanos dito sa Japan, hindi ganun katapang katulad sa Pinas na talagang hindi mo pwedeng papakin. Yung sa Pinas kasi, pagkakatanda ko, may pagkamaanghang yung labanos sa atin dyan eh. Tumulo pa. Sarap. Sabaw. So mga friend, tininidor ko na lang siya kasi medyo mahirap kunin ng chopstick, di pa ako sanay. Ito yung next nating titikman, yung fried flour paste. Nga pala, itong mga sinasabi kong pangalan ay may Nihongo talaga siya. Buti na lang may translation yung menu sa 7-Eleven, kaya mapapaliwanag ko siya sa inyo. Ayan, gawa lang siya sa harina na parang tubo na ganyan. Mukha siyang chikuwa kanina, pero harina siya. So tikman natin. Parang ito yung pinakakanin sa Oden. Gawa siya sa harina. Grabe, ang dami ko natikman. Naubos ko yung sabaw. Ngayon, medyo nauuhaw ako. Nakakauhaw kainin yung fried flour paste. So mga friend, yung pangalawa sa huli na titikman natin na laman ng Oden ay itong boiled fish ball. Yan yung itsura niya. Oh. Tikman natin. Naglag. Masarap siya. Yan. Kung iniisip niyo yung parang fish ball sa atin, ito, laman talaga siya ng fish. Yung ginawang ball. Parang meatballs. Parang ganyan. Pero, yung lasa niya, parang may papait-pait. Parang may nahalong ano, atay, ganyan. Ayun o. Fish talaga yung laman niya. Hindi ko lang alam kung anong fish yung ginagamit dito. Pero may konting mapait kayo na malalasahan. Hindi yung mapait na parang masagwa, na parang gamot. Parang yung pait na lasa ng atay. Di ba may parang mapait-bait na lasa yung atay? Parang ganun yung lasa niya. At yun nga, nasa pinakahuli na tayo na titikman natin. Actually, itong pinakahuling titikman natin, dalawang piraso siya kasi pare-pareho kami dito sa bahay na favorite siya. Dun, 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 dun. Yan! Yan yung pinaka-favorite namin sa Oden. Yan, yung itlog siya na hard-boiled. Yan, sobrang sarap niyan. As in, yan yung talagang hard-boiled siya na kapag kinagat mo, may kita mo na buo talaga yung pula niya sa loob. Yan siya. Itlog yan. Kaya lang yan na parang nagiging brownish yung kulay. Kasi yung sabaw ng Oden, di ba? Ayan o. May pagka-brown siya. Ayan yung isang itlog. Para kanila mamayan. Ang sarap talaga nito. Favorite ko talaga to. Tingnan nyo naman mga friend. O, ang dami ko din naman nakain talaga. Hindi ko alam kung ilang klase itong nakain ko ngayon. Pero mayroon pa akong hindi natikman yung cabbage or repolyo siya na ni Rolyo. Yun, wala akong natikman na ganun ngayon. Nakita ko kasi dito sa kanilang menu na meron sila noon. Parang yun lang yung hindi ko natikman ngayon. Siguro naubos na siya bago pa ako dumating sa 7-Eleven kanina. Pero yun, medyo nakaraos tayo sa aking
lunch ngayon. Hindi ako masyadong busog na busog kasi hindi talaga ako nagpapakabusog ngayon ng bongga dahil medyo nagre-reduce tayo no ng ating timbang dahil malapit na tayo makapagbakasyon sa Pilipinas at kailangan maging kaaya-aya yung ating itsura. So yun, maraming salamat ha sa panonood. First time ko talagang gawin yung gantong klase. Hindi ko alam kung ano itatawag ko kung mukbang o taste test kasi kung mukbang, hindi ko naman siya naubos lahat. So parang taste test to. Pero sana na-enjoy nyo at sa mga balak bumisita sa Japan, isa talaga na marerecommend ko na kainin nyo ay oden. Yun ay kung pupunta kayo dito ng malamig na panahon. Kasi pagdating ng mga patapos na yung winter, wala na ding oden na binibenta sa convenience store. Tinatanggal nila. Tapos binabalik lang nila ulit pag winter. So, kapag winter, bukod sa panahon, gusto ko kasi malamig na panahon. Ito din talaga yung na-enjoy ko yung mga odeng-odeng. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Please like kung na-enjoy nyo. Comment down below kung ano pa yung gusto nyo dito sa Japan na pagkain na gusto nyo ipatikim or gawan ko ng taste test or mukbang. At please mag-subscribe kayo sa aking channel. Marami tayong parating na mga ganitong klase ng video. Marami pa tayong nakahanda. Marami pa akong pinaplano na tikma. Sana mag-subscribe kayo at i-click yung notification bell para pag na-upload ko na yon, mapapanood nyo agad. So yun, maraming salamat sa panonood. See you on my next one. Bye!